Hello guys, welcome again sa aking channel at thank you sa pagbisita ulit. Ngayon, magdagdag naman tayo ng bagong kaalaman sa inyo. Bibigyan ako ng tutorials regarding sa paggawa ng website gamit lamang ang Google site or sites. Libre lang siya, hindi tayo magbabayad pero nakatipindi sa inyo kung gusto niyo mag-avail ng plan. But ang ituturo ko lang talaga sa inyo is libre lang. Para naman sa yung hindi afford nila yung mga plan. So, is better na matutunan nito lang ang mga ways at saka yung mga steps na gagawin in order for us to create a website na libre lamang. So, example, mag-build kayo ng website regarding online store or website regarding kahit anong website na preferred ninyo. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button at saka i-click mo rin yung notification bell at saka click also the like button. Kung gusto na gusto niyo yung videos, pwede kayo mag-suggest, mag-comments, at pwede nyo rin pwede kayo mag-comment dyan kung ano yung next vlog na gagawin natin para may idea ko. So, yung first na gagawin natin is search muna yung sites.google.com tapos lalabas na ang Google site tapos makikita nyo dito may nagawa na akong mga websites. Yan, pakita ko nyo muna sa inyo yan. Sample lang yan siya. Then, ayan. Nakita nyo yan. Yan ang homepage. Ayan. So, sample lang yan siya. Then, pag gagawin ng sarili nyong website, punta kayo dito. Ito yung pinakauna nyong makita. Punta kayo ng template gallery. Marami kayong makikita ang templates dyan. Sample, yung website nyo is, may mga templates dyan. Sample, restaurant. Yan. Kailangan pili ng templates nyo. Mayroon din tayong blank templates na gagawin ninyo. So, pwede nyo i-type dyan yung name. Example, yung gagawa lang tayo dito ng restaurant name natin na sample. Jamaica's Restaurant. Sample lang ngayon siya. Tapos dito, susulatin ng write a short tagline about your restaurant. Yung tagline nyo dyan. Sample natin dyan is ayan, sample lang natin yan. Masarap magmahal kapag busog. Tapos lagay nyo yung mga reservations. Yan, pwede kayo maglagay ng links. Tapos title ng ano nyo or name ng button. Tapos maglagay kayo ng image. Tapos caption nyo kung ano yung nilagay nyo ito yung name ng ano yung dish or ano pa yan. Then tell site viewers about your establishment in a few sentences. Make them feel welcome and invited to visit. Yan, sample lang natin yan siya. Then, yan, pwede kayong mag-add ng quotations. Pwede nyo ibahin yung design at saka yung templates. Ibahin nyo yung color. So, punta kayo dito sa, yan. Or, pwede kayong maglagay ng text. Or, ibahin nyo yung kulay. Or, i-delete nyo yung, sample, i-delete natin to. Pwede kayong mag-add ng logo. So, later, mag-tutor din ako paano natin gagawin ng logo ng mabilisan. So, hindi sa vlog na to, but in the near future. So, may backup kayo ng drive. Sample, mag-attach kayo ng image. Lagay images. Punta kayo, mag-upload or mag-select ng mga default images makikita nyo dyan. Then, yung pages naman, yung sa pages, yung makikita to, ito yung home, contact us, chef menu. Then,
sa teams, depende sa inyo kung ano yung teams, pwedeng ganito, yung ito, diba, change siya, yan, or ito. Sa vision naman, ganyan, diba, or impression, ganito. So, mabilis lang sa Google kasi may templates na siya. So pag, for instance, nakagawa na kayo, suppose gusto nyo ng panibagong pages or under sa page ng kung sino yung chef or yung menu, under nyan, pwede kayo magawa dyan ng click nyo lang dyan, right click nyo, tapos puna kayong add sub page, name nyo dyan, yung sub page nyo. Example lang ng anong klase ng menu, gawa kayo dyan ng sample lang natin yung anong menu ba? Or escabeche or any menu na under sa menu. Tapos pagkatapos, click done lang pagtapos na. Yan. Untitled kasi hindi natin nalagyan ng title kanina. Then, pagkatapos nyan, pwede nyo i-preview tapos sample lang natin tapos na lahat. Kung sa phone, makikita natin na yung pag sa preview sa phone, ganito yung mangyayari. Click muna natin pabalik. Na-delete yung ano natin. Yan, sample yan. Yan, may appetizer, name of dish. Pwede yung pangalanan yan. Sample lang yung siya. Tapos, balik tayo dun sa preview. Tapos, punta tayo ng phone. Sa phone yan siya, ganyan siya, ganyan yung makita nyo. What's on the menu? Tapos, yan, makita nyo na yan. Tapos, kapag tablet, ganito yung itsura. Kapag sa large screen naman siya, ganyan. Kung ha large screens, katulad ng laptops or TV, ganun. So, mabilis lang dito sa pag i-publish nyo naman ito na yung questions. Kapag i-publish, syempre, ipapublish natin na yan. Click publish. Pag na-publish na siya, yan, ganyan. Tapos, ano yung address na ibibigay natin? So, lalagay natin dito is, ayan, Jamaica's Restaurant. Yan. Yung pag wala, pag hindi kayo nakapagbili, hindi kayo nakabili ng domain, yung mangyayari yung default ng address niyo ito. So ayan. Ayan, HTTPS, ayan. Jamaica's Restaurant, tapos publish, pag-publish niyo 'yan. Ting. Ayan, pag na-publish niyo 'yan. Ayan, publish na 'yan. Pag i-view natin yun siya, yung default nun is ano pala, pag gagawa kayo ng pag magpapublish kayo ng link or kukuha kayo ng mga video, sample lang natin to, ha. Ito yung menu nyo. Ito yung link nyo pala para i-share doon sa customers ninyo. Sample, pag mag-a-add kayo ng link. Sample, itong vid. Sample, pictures to. Maglalagay kayo dyan ng link. So, dyan sa insert, embed, yan, pwede nyo copy yung URL sa pagpunta ko ng YouTube. Sample, search tayo dito ng menu. Menu do recipe. Sample lang yan, ha. Hindi natin yan videos. Copy natin yung link. Tapos punta tayo dito sa restaurant. Tapos paste lang natin. Yan. Mag-load up siya. Yan. Kita. Tapos insert natin yan. So, ayan na yun siya, di ba? Pag maglalagay tayo ng videos, madali lang siya. Or kung pag maglalagay tayo ng links, ganun lang. Ano lang siya kabilis. Maglalagay ng image dito lang. Tapos pag
ano, pag naglagay kayo ng text, develop contents, yung button, yung divider. So yung selfie, yung ginagawa ko ngayon is just to introduce sa inyo kung yung ano yung mga free websites na pwede natin gagamitin for free, para hindi kayo mahirapan, at saka pag hindi nyo afford, pwede nyo itong gamitin. So yan, sites google.com, huwag kalimutan, yan ang link. Tapos madali lang naman to siya, especially kapag baguhan pa lang kayo sa business nyo or small pa lang yung business nyo, tapos kailangan nyo ng website, pwede nyo itong gamitin. At saka i-share nyo lang yung link sa customer nyo kung saan sila pwede mag-order, or puntahan yung location ng website ng restaurant niyo. So that's all for today. Salamat sa pakikinig, mga guys. Thank you so much.